Sir Jupiter, pangalanan niyo na lang po akong Jed. Bigo po ako sa pag-ibig. 7 taon na kami ng fiancé ko nang bigla na lang siyang nang iwan. Napaka-selfish niya pagdating sa bagay na yun. Hindi man lang niya ako inisip o inalam kung ano ang nararamdaman ko. Iniwan niya lang ako sa ere kung kailan nakahanda na ang kasal namin, saka pa niya ako iniwan. 5 araw na akong naglalasing dahil sa nangyari. Alam kong hirap na rin ang mga barkada at pamilya ko na pagpayuhan pa ako na mag-move on. Alam ko naman ang dapat gawin, pero ang puso ko ang ayaw pang bumangon. Lugmok na lugmok pa rin ako, Sir Jupiter. Hindi ko na alam kung paano ko tatanggaping wala na si Joville. Namatay siya dahil sa aksidente. Kagagaling lang niya sa butik para pumili ng gown na isusuot sa kasal namin nang mangyari ang aksidente. Hindi niya ako kasama nung araw na yun dahil may meeting pa kami sa trabaho, pero sinabi kong hahabol na lang ako. Kasama niya ang pinsan niyang si Edna. Nakaligtas ang pinsan niya pero malaki ang pinsala sa katawan. Pero at least siya ay buhay, samantalang si Joville, hindi ko na mahahawakan pa. Hindi ko na makikita, hindi ko na maririnig ang lutong ng tawa niya. Hahanap-hanapin ko pati ang kanyang pang-aasar. Pero ngayon, sa isang iglap ay wala na. Pati ang pangarap namin ay gumuho na. Hindi ko na alam kung saan at paano akong magsisimula ulit. Halos 3 buwan na ang nakalilipas nang siya ay 11. Pero ang buhay ko wala pa rin nagbago. Heto na naman ako, nag-iinom. Nilulunod ang sarili sa alak para makatulog. Juvil, madaya ka. Bakit mo ko iniwan? Labo mo? Alam mo bang mahal na mahal kita? Parang napakadamot ng tadhana. Ang sabi nila, nagpapakita ang mahal sa buhay na pumanaw na. Pero bakit ang mahal ko kahit sa panaginip ay hindi man lang ako magawang dalawin? O, paano mga tol? Uuwi na ako. Hindi naman ako lasing o hindi ko alam kung tinatablan pa ba ako ng alak. Pre, kaya mo pa bang umuwi? Lasing na lasing nga na oh. Ano, kaya mo ba? Ano naman kung mamatay rin ako sa aksidente habang nagmamaneho ng motor? Di ba? Para magkasama na kami ng mahal ko. Siya nga, hindi naman nakainom ng maaksidente. Nawalan daw ng preno ang kotseng minamaneho niya at sumalpok sa barikada ng kalsada. Malakas daw ang pagkakasalpok kaya siya namatay agad. Yun ang lumabas sa imbestigasyon ng mga pulis. Tinanguan ko lang ang mga barkada ko saka ako sumakay sa motor. Pinaandar ko ito. Halos paliparin na. Hindi na ako nag-iisip. Huminto ako sa bukas pang tindahan, 3 kanto ang layo mula sa bahay namin, para bumili ng sigarilyo. Boy! Yosing nga ho! Yung pula! Habang hinihintay ang binibili ko, ay palingalinga ako sa mga tinda pa niya. Naghahanap pa nang mabibili. Natuon ang tingin ko sa kalahating baon ng niyog na nahulog sa simento mula sa sako. Nagtitinda rin sila ng niyog dahil may mga baon na naipon na sa sako. Nang iabot sa akin ang sigarilyo ay nagsabi ako sa binatilyo kung pwedeng makahingi ako ng 2 baon ng niyog. Nagtaka pa siya bago ako pagbigyan. Marahil ay iniisip niya kung bakit ako humingi. Tapos ay 2 piraso lang. Pumili ako ng 2 bao.
yung may tatlong mata kong tawagin ng matatanda. Pagkatapos ay sumakay na ako sa motor at nagmaneho. Hindi muna ako umuwi sa amin. Pumunta ako sa isang ginagawang subdivision malapit lang din sa amin. Wala pang mga bahay dahil unti-unti pa lang itong dinidevelop. May kalsada dito na pa-cruise at yun ang talagang sinadya ko. Inihinto ko ang motor malapit sa cruise na daan at ipinarada sa gilid. Bago pa lang itong lugar, kaya wala pang bantay dahil wala namang mawawala. Hinayaan kong nakabukas ang makina para hindi mamatay ang ilaw nito na magsisilbi kong tanglaw. Sa kagustuhan kong makita man lang at makausap kahit saglit si Juville, kahit ang sinaunang pamahiin ay kakapitan ko. Tininan ko ang oras sa cellphone. Alas 11:30 na ng gabi. Kalahating oras na lang ang hihintayin ko. Ayon sa pamahiin, eksaktong alas 12 ng gabi sa araw ng Biyernes, malakas ang kapangyarihan ng baon ng niyog, lalo na kung kabilugan ang buwan. Tumingala ako sa langit. Bilog na bilog ang buwan. Tila ang pagkakataon ay kakampi ko na. Inihanda ko na ang sarili. Pumuwesto ako sa pinakasentro ng cruise na daan at inilapag ang dalawang baon na may tatlong mata sa sementadong kalsada. 10 minuto na lang bago magalas 12 ay tinapakan ko ang mga bao. Nakatungtong ang magkabila kong paa sa dalawang bao at nang eksaktong alas 12 na, ay saka ko ibinaluktot ang katawan ko paharap. Nang kapantay na ng ulo ko ang mga tuhod ko, ay saka ako tumingin sa kalsada. Ang sabi ng matatanda, makikita mo ang gusto mong makita sa oras na gawin mo ito. Umaasa ako na makikita at makakausap ko ang kasintahan ko. Iginala ko ang paningin sa paligid. Sapat ang liwanag ng buwan para maaninag ko ang lugar. Ilang minuto rin akong nasa ganoong sitwasyon. Hanggang sa may narinig akong kaluskos sa damuhan, hinagilap ko ng tingin kung saan naroon. Nakita kong gumagalaw ang matataas na damo katapat ng kinatatayuan ko. Matyaga akong hinintay na lumabas kung ano o sino ang naroon. Si Juville lang ang tanging hinahangad kong makausap. Naramdaman kong mas lumamig pa ang hangin. Pinataas nito ang mga balahibo ko sa katawan. Nanginginig na rin ang binti at tuhod ko dahil sa pinagsamang pangangawit at kilabot na nararamdaman ko. Nakita ko na ang mga paang lumapat sa sementadong kalsada. Unti-unti itong umahakbang. Dahan-dahan kong itinaas ang paningin sa katawan ng naglalakad na nilalang. Nakaputing bestida siya. Paulit-ulit ko ring mahinang binabanggit ang pangalan ng kasintahan ko. Juville? 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 Gusto kitang makita, Juville! Napalitan ng tuwa ang kilabot na naramdaman ko dahil nagkatotoo ang inaasam ko. Itinaas ko pa ang paningin ko hanggang sa kamay papunta sa dibdib at dumako sa balikat niya. Palapit naman siya ng palapit sa akin. Nang dumako ang paningin ko sa kanyang leeg, agad kong hinagilap ang kanyang mukha dahil sobrang miss na miss ko na siya. Pero nabuwal ako nang makitang wala itong ulo. Nanigas ako at nanginig na parang binuhusan ng yelo. Pero ang paningin ko ay napako sa kanya. Nakikita ko siyang sobrang lapit na sa akin pero wala akong magawa. Hindi ako makagalaw. Mula sa liega ay umagos na ang dugo pababa sa kanyang katawan hanggang sa ang puting damit ay unti-unti nang naging pula. Bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng dugo. Tila hindi nauubos ang dugo na ibinubulwak ng kanyang leeg. May buo-buo nang lumalabas roon.
Habang naglalakad palapit sa akin ay unti-unti nang nanginginig ang kanyang katawan hanggang sa napaluhod ito at gumapang ng palapit habang nangingisay. Nang nasa harapan ko na siya ay mas pinili ko na lang na pumikit. Para akong na-stroke kahit sumigaw ay hindi ko magawa. Naninikip na ang aking dibdib pero nanunuot ang lamig ng hangin sa aking balat. Naramdaman kong tumulo na ang luha ko sa mata. Isa na lang ang nagawa ko, panalangin. Kahit gusto kong makita ulit ang kasintahan ko, nagawa kong humingi ng tawad sa Diyos dahil sa aking kapangasan. Diyos ko! Diyos ko! Ano to? Ano tong ginagawa ko sa sarili ko? Totoo bang lahat ng nakikita ko? Patawarin ninyo ako, Panginoon ko! Naramdaman ko ang tapik sa aking pisngi. Dumilat ako at sumigaw ng malakas. Nakagalaw ako dahil sa mga pagyugyug sa katawan ko. Natauhan ako nang lumapat ang malakas na sampal sa pisngi ko. Mabilis akong napayakap sa nanay ko at parang bata na umiyak nang siya ang bumungad sa aking paningin. Inaalo niya ako habang pinapagalitan. Jed, ikaw talagang bata ka. Hanggang kailan mo ba gagawin to sa sarili mo? Nay! Nay! Si Juville! Si Juville! Patay na si Juville, anak. Bakit ka sa kalsada natulog? Tingnan mo itsura mo. Mukha ka ng dugyot. Buong gabi ka naming hinanap. Nandito ka lang pala sa may kalsada matatagpuan. Kala ko na aksidente ka na. Tiningnan ko ang paligid. Naroon pa rin ako sa lugar na pinuntahan ko kagabi. Umaga na pala. Tol! Ano? Kaya mo pa ba? Bakit sa kalsada ka natutulog? Sana nagdala ka ng kamatunan. Bugok ka talaga, pre. Hindi ko na ikinuwento sa kanila ang naranasan ko dahil tiyak na puro kansaw lang ang ibabato nila sa akin. Matapos noon, sinimulan ko nang tanggapin ang katotohanang wala na nga si Juville. Ayaw kong dahil sa akin ay hindi siya matahimik sa kabilang buhay. Magmula noon ay nag-move on na ako, Sir Jupiter. Sinimulan ko na ang umusad sa buhay. Ginawa kong abala ang sarili sa pagtatrabaho para tuluyan ng makalimot. Masakit man gawin, ngunit inisa-isa kong sinunog ang mga alaala ni Juville. Ang mga pictures namin, ang mga regalo niya sa akin, pati na rin ang mga sulat na pinapadala namin sa isa't isa noong bago pa lang kaming mag-on. Dinilit ko na ang chatbox namin sa Facebook kung saan kami dati nagpapalitan ng mga messages. Pati mga posts ko na pics naming dalawa, deleted ng lahat. Bagong buhay, bagong pag-asa. Pero sa totoo lang, Sir Jupiter, matatagalan pa siguro bago ako magmahal muli. Ayoko na muna. Ayoko pa. Maraming salamat po at magandang gabi. Dear Sir Jupiter, 55 years old pa lang ako nang ako ay maging isang byuda. Maagang namatay ang aking asawang si Nestor dahil sa stroke. Si Nestor ang kaisa-isahang lalaking minahal ko sa buong buhay ko simula nang niligawan niya ako noong kami ay nasa kolehiyo pa lamang. Sa tagal ng pinagsamahan namin ay ganun din katagal ang paglimot ko sa kanya. Hindi ko siya makalimutan. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Bukod sa mabait na at maalalahanin, ay napakatapat niya sa akin. Sir Jupiter, hinding-hindi po ako kailanman niloko ng asawa ko noong nabubuhay pa siya. Tapat siyang lalaki,
Hindi katulad ng mga lalaking nakilala ko sa Facebook chat na niloko lang ako ng sobra-sobra. Itago na lamang natin siya sa pangalang Adam Hughes, 67 years old din, isang businessman sa Amerika. Naku, 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 Lola Lagring. Sino naman yung gwapong kachat nyo? Mukhang artista sa States Si Adam ito, taga Los Angeles, California. Gusto niya raw akong pakasalan dito sa Pilipinas. Darating nga raw siya sa susunod na Biyernes . May ticket na raw siya, Rosa. Oh, ano sabi ko sa inyo? Di ba tama ang hula ko? Pagkakaroon kayo ng bagong asawa na hindi lang mayaman, gwapo pa. Rosa, magaling ka talaga manghuhula. Hindi lang ito ang nagkatotoo sa mga hinula mo sa akin. Aba, meron pang iba? Lumakas nga ang negosyo kong computer shop nang maglagay ako ng uba sa hamba ng pintuan. Ayun o, tingnan mo. Nakakabit pa hanggang ngayon. Naku, Lola Lagring, dapat na ninyong palitan ang ubas ninyo. Dapat palaging sariwa ang nakakabit sa pintuan, hindi pwedeng bulo. Para pati love life ninyo, swertihin din. Ah, ganun ba? Naku, sige, papalitan ko ng sariwa at bagong ubas mamaya. Bibili ako sa grocery. Tama! Dahil parang si Cleopatra, sa ubas siya gumaganda. Si Rosang Manghuhula ang nagturo sa akin na gumamit ng computer. Isa siya sa mga una kong naging regular na customer sa shop ko. At siya rin ang nanghula sa akin na makakalimutan ko rin si Nestor kung aaralin ko lang daw ang pakikipag-chat sa Facebook. Noong una ay naiilang pa ako sa mga nakakausap ko sa chat. Pero nang tumagal-tagal, ay nasanay na rin ako. Tulad ng ibang teenager na nagre-renta ng computer sa shop ko para kausapin online ang mga kasintahan nila, ay nakahilingan ko na rin ang pakikipagkaibigan sa iba't ibang mga lalaki sa Facebook. Katulad ni Adam Hughes, na unang nag-send sa akin ng private message sa FB. Sa tingin mo ba magkakatuluyan kaming talaga ni Adam, Rosa? Ilang linggo na ba kayo nag-chat dalawa? 8 buwan na. 8 buwan? Aba, kakaiba. Iba talaga ang alindog mo, Lola. Biruin mo, nakabingwit ka ng taga-Amerika. Rosa, sagutin mong tanong ko. Magiging asawa ko ba talaga si Adam, ha? Patingin ang kanang palad ninyo, Lola. Ilang minutong tinitigan ni Rosa ang mga guhit sa palad ko. Hindi siya makaimik. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha niya. Lola Lagring, may nagbago sa mga guhit ng palad ninyo. Anong nagbago? Huwag po kayong magagalit sa sasabihin ko, ha? Ito hula ko lang naman. Sang-ayon sa nakikita ko sa palad ninyo ngayon, kumpara sa nabasa ko noong nakaraang 9 buwan. Ano? Huwag ka nang magpasikot-sikot pa. Hindi matutuloy ang kasal ninyo. Hindi matutuloy? Hindi totoo yan. Mahal niya ako at mahal ko rin siya. Sabi niya nga dito sa chat, I love you so much, Lagring. You are the one for me. See you at the airport this coming Friday. Lola Lagring, mag-iingat po kayo. Bihira po pumali ang mga hula ko. Hindi si Adam ang lalaking para sa inyo. Hindi siya totoo. Hindi totoo yan, Rosa. Siguro naiinggit ka lang. Kasi ikaw, 30 anyos pa lang, pero wala pang kasintahan. Mahal ako ni Adam, mahal niya ako. At pakakasalan niya ako sa susunod na buwan. Galit na galit ako kay Rosang manghuhula noong araw na iyon. Hindi nang tagal. Dumating ang araw ng Biyernes, ang araw na pinakahihintay ko. Ang pagkikita namin ni Adam sa NAIA Terminal 1. 3 p.m. ang schedule ng pagdating niya, pero alas 6 pa lang ng umaga ay nasa arrival gate na ako.
Sumapit ang alas tres ng hapon. Parang sinilaban ang puwet ko na hindi mapakali sa kinatatayuan ko habang bitbit ko ang plaka na may nakasulat na Welcome Adam Hughes. Hawak-hawak ko noon ang cellphone ko na nirecharge ko buong gabi para huwag akong maglobat sa araw ng pagkikita namin. Iti-text niya raw kasi ako kapag nasa immigration na siya. Lumipas ang isang oras, biglang tumunog ang cellphone ko. Kakaiba ang numero pero binasa ko ang text. Lagring, it's me, Adam. I am already here since 1 hour ago. The immigration is stopping me. They not enter me. They want me pay 70,000 pesos. Kinabahan ako sa nabasa ko, Sir Jupiter. Bukod sa local ang number ng nag-text, ay mali-mali pa ang spelling at grammar ng message na nabasa ko. Hindi naman ganoon mag-Ingles si Adam ko. Parang may mali. Alam kong may mali. Pero hindi ako sumuko. Mahal ko si Adam at nasa Pilipinas na siya. Nasa immigration na. Malapit na kami magkita. Tinawag ko ang isang security guard at tinanong ko siya kung merong Adam Hughes na ayaw papasukin ng immigration. Parang bobong, ngumisi lang ang guard. Wala raw siyang alam tungkol sa immigration. Muling tumunog ang cellphone ko. Ibang numero na naman ang nag-text. The immigration is holding me right now. They won't let me in unless I pay them 70,000 pesos. I told them I will pay in US dollars, but they said they want it in peso. I don't have any peso right now, my love. Can you send me 70,000 pesos right now so I can get through this mess? My Filipina friend Arlene will go down there to get the money. I will wait for Arlene here at the immigration's office. Love, Adam. Naghalo ang kaba. Gulat at duda sa isipan ko, Sir Jupiter. Ibang numero ang nag-text, pero tama na ang English nito. Si Adam na nga siguro itong nag-text sa akin. Pero sino si Arlene? Hi, Lola Lagring. Ako po si Arlene. I'm Adam's friend. Nasa loob siya ngayon ng immigration's office. Ayaw tatakan yung passport niya eh. Kinumpis ka rin yung hand carry niya. Wala siyang pera ngayon kasi nandun sa loob ng hand carry bag niya. May 70,000 ba kayo dyan, Lola? 70,000 kasi yung sinisingil sa immigration? Dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Adam ay madali kong binunot ang wallet ko na may lamang 15,000. Agad kong inabot ang 15K kay Arlene. Naku, Lola, 15,000 lang po ito. Kulang na kulang po ito. Pero, yan na lang ang perang dala ko eh. Side na itong wallet ko, oh. Yan lang kinita ng computer shop ko nitong 2 linggong lumipas. Papaano kaya? Ay, naku, Lola, huwag po kayong umiyak. Gagawan po natin ang paraan. Salamat po, Lola. Sandali lang po, ah. Babalik lang po ako sa loob ng immigration. At yun na ang una at huli naming pagkikita ni Arlene, ang kaibigan daw ni Adam. May 2 pang babaeng nakaitim ang sumunod na nagpakilala sa akin bilang sina Mary Grace at Joanne de la Cruz ang nagpumilit na buuin ko raw ang 70K na kailangan ni Adam ko para makalabas na ng immigration. Pero walang wala na akong pera noong mga sandaling iyon. Inabutan na ako ng gabi sa kahihintay kay Adam. Ngunit walang Adam na lumabas mula sa Terminal 1 gate. Tinawagan ko ang mga numerong nag-text sa akin, pero cannot be reached na ang mga ito. Sir Jupiter, 1 linggo akong naghintay sa airport. Kinausap ko na ang mga staff ng airport at pilit na hinanap sa kanila si Adam kung nasaan, pero hindi raw nila kilala at wala raw Adam Hughes na naka-hold sa immigration. Sabi nung isang staff na nakausap ko na love scam daw ako. Marami akong kachat.
Maraming gusto ko mausap sa akin pero si Adam ang pinili ko kasi mabait siya. Sa pagtingin niya o ano, hindi siya bastos. Nandito siya. Hawak siya. Ayaw nila ibigay yung bagahe niya. Kasi sabi niya sa text, gusto raw nila buksan yung bagahe niya. Sabi ko naman sa kanya, no way! Kinukuhaan ako nung tatlong babae ng kahit 30,000 na lang tao. Eh, saan naman ako hahagilap ng pera rito? Lola, umuwi na po kayo. Na-lovescam po kayo. Uso po yan sa Facebook. Kung saan, iligawan kayo ng lalaki at papangakuan kayo ng kasal pero pera lang po yung habol sa inyo. Meron din pong ibang lola na na-scam na nagantay ng matagal dito sa airport. Hindi, nandito siya. Hindi siya manloloko. Yung tatlong babae ang scammer. Eh Lola, wala pong Adam Hughes sa record namin na lumipad mula USA papunta dito sa airport natin. Wala pong Adam Hughes. Hindi po siya totoo. Luhaan akong umuwi at binuksan ang chatbox namin ni Adam. Pero sobrang sakit sa dibdib ang naramdaman ko nang makita kong naka-block na ako sa kanya. Hindi ko na siya kinausap. Hindi ko na siya nakita. Hindi na natuloy ang aming kasal. Lola Lagreen! Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na palitan nyo na itong bulok na ubas na nakasabit sa pinto nyo? Mamalasin kayo! Sige kayo! Hindi ko na kinausap pa si Rosang manghuhula magmula noon. Hindi na ako naniwala sa hula kahit kailan. Hindi na ako nakipag-usap sa ibang mga taong pinagtatawanan ako. Hindi na ako nagbukas ng FB. Hindi na ako nakipag-chat. Hindi na ako nagtiwala sa ibang tao. Hindi na ako ngumiti. At hindi na ako nagmahal pang muli.